ito yung video test na hindi ko naisama sa review ng camera sa Redmi Note 12. So nakabike ako dito and I was particularly impressed naman by the camera's stabilization, steady and smooth photos. So maganda siyang feature for those who enjoy shooting videos on the go. Whether it's for vlogging, for capturing special moments, or just creating content for social media. So nakadagdag yun ng value, yung stabilization feature ni Redmi Note 12. However, ang hindi ko lang nagustuhan sa camera niya that left me somewhat disappointed ay yung zoom capability. Yung zooming kasi ay napakahalagang feature for many smartphone users kagaya ko. Lalo na kapag gusto mong kumuha ng close-up shot of distant subject. Kagaya ng ibang mga mid-range smartphone, it's unfortunate that the camera's zoom capability didn't live up to expectation. The loss of image quality and detail when zooming in ay mapapansin mo talaga. And isa yung malaking drawback para sa akin, who rely on zoom for my photography and videography needs. In summary, good sa akin ang camera stabilization ni Redmi Note 12. Standout feature siya, enhancing the overall video quality. However, the limited zoom capability could be a downside for those who value versatility in their smartphone's camera. So kung gusto nyong mapanood yung full review ko dito sa Redmi Note 12, andyan lang sa description ng link at saka nasa ating end screen.